Okay, so good afternoon sa ating lahat. Actually, ginawa ko tong video na to because wala talaga ako bukas kasi. And ito dapat yung gagawin natin for tomorrow's activity. Though hindi pa naman talaga tayo debate, ipapakita ko pala naman sa inyo yung mga topics nyo na gagamitin nyo for our debate, which is sa Thursday. Okay, so ulit, ako na ulit, nagsasabi ulit na sorry kung di makakapasok talaga, may importanteng lakad lang ako na dapat unahin. Yan. Kailangan ko lang sa talaga siyang unahin. Okay. So, yon. So, bago tayo magsimula, ang hati natin ng grupo, ang section nyo sa apat na groups. So, group 1, 2, 3, and 4. So, maybe you're wondering, sir, bakit apat na group? Kasi po, magkakaroon tayo ng dalawang debate battles. Yan. So, ibig sabihin, dalawang topic po yung pagdedebatehan natin. Ang mangyayari, si group 1, makakalaban niya si group 2. Si group 3, makakalaban naman niya si group 4. Okay po, nagigets po agad kung bakit. Kung di nyo nagigets, message nyo na lang ako. Next, per group, magre-ready kayo ng tatlong representative. Okay po. So then, sila yung maglalahad ng mga arguments nyo base sa anong napili nyong statements, kung sang-ayon ba kayo or hindi sang-ayon. Okay? So, sir, paano yung ibang members namin na hindi sasali sa debate? Ano yun, sir? Magka-agree na lang ba sila ng ganun-ganun lang? Siyempre, hindi. So, ito yung magiging trabaho nila. So, ang gagawin nila, maghanap ng mga articles, batas, polisiya, at lahat ng mga ebidensya na magagamit mo or magagamit nyo sa inyong argumento. Basically, ang trabaho nila is mag-gather ng lahat ng ebidensya na pwede nyo magamit upang panlaban sa inyong kalaban at magamit upang mas strengthen yung inyong arguments base sa topic na ibibigay sa inyo. Okay. Next. So, sa maglalaban, yun nga, kung ito sabi ko kanina, ang pagpili natin isang ayon at hindi isang ayon. So, basically, dalawa lang naman talaga paglalaban natin. Okay. Then, magsisimula ang laban sa isang toss coin. Ang mananalo sa toss coin, siyang pipili kung sino una maglalahad ng mga argumento. So, magbigay tayong senaryo. Halimbawa, nanalo sa toss coin ay si Sang-ayon. Okay. So, ang gagawin, bibigyan ng 2 minuto yung unang representative nila, bibigyan ng 2 minuto upang ilahad ang kanilang arguments. Bakit sila Sang-ayon sa topic na yon? Okay? Then, after 2 minutes, magbabuzzer. Yan, after that, si hindi sang-ayon naman ay magkakaroon naman ng rebuttal. Okay? So, sa loob ng set kalating minuto, titirahin ni hindi sang-ayon yung mga arguments ni sang-ayon. So, basically, kukusyunin niya kung yung legality ba nung arguments niya, kung ito ba ay naayon sa batas, naayon ba ito sa pananaw ng tao, pananaw ng kalikasan, di ba? So, lahat ng yun ang gagawin natin. Then, after ng rebuttal, so, hindi sang-ayon naman ang bibigyan ng 2 minuto upang ilahad ang kanilang argumento. At pagkatapos ng 2 minuto, si sang-ayon naman ang magkakaroon ng rebuttal. Okay, irerebat naman niya yung lahat ng argumento na binato ni hindi sang-ayon. Then, after that, si kabilang representative ng sang-ayon, then, ganun at so on and so forth. Yan, ganun lang naman. Then, ano ba yung mga basic rules and regulations na dapat nating gawin? Siyempre, una, pag-iwas sa paggamit ng mga fallacies. Alam ko, na-discuss na naman sa inyo ito ng English teachers nyo. Hindi ko lang sure sa Filipino. Pero alam ko, sa English, tinuro sa inyo mga fallacies. Okay? And, iwasan ang mga personal na atake. Atakiin ang argumento, hindi yung tao. Okay? Kasi, baka mamaya, during debate, ang inaatake mo na yung tao. Wala ka nang paki sa argumento ng tao, galit ka pala, 'di ba? So tinitira mo na lang 'yung tao, hindi na 'yung arguments ng tao during rebuttal. So dapat 'yung doon tayo mag-isik sa arguments. And bawal ang pikon at ang mangpikon. Okay? So ang sino mang magsisimula ng gulo ay bibigyan ng 0 sa performance test sa number 2. Basically, during debate as much as possible, lalo na kung sa tingin mo ay natatalo ka na sa rebuttal, 'yan. Kaya dapat matuto kang sportsmanship. Parang sports lang din naman. Okay? So ito yung magiging topic natin sa debate.
Para sa group 1 and group 2, etong inyo. Are you in favor of free condom distribution to high school students? Yan. So sa group 1, kayo ang sang-ayon. At si group 2, kayo naman ang hindi sang-ayon. Next, para naman sa group 3 and 4. Are you in favor for abortion of women who are rape victims? So, si group 3, sang-ayon. At si group 4, si hindi naman sang-ayon. Okay? So, bukas, during my time, magsama-sama yung magkakagrupo. Pag-usapan nyo na yung mga arguments na gagamitin nyo. At, syempre yung mga kasama, yung mga kagrupo nyo. Yan. I-send ko na, mamaya i-send ko rin naman yung list ng mga members nyo per group. Okay? So, kung may mga tanong kayo, tanungin nyo na lang sa akin. Okay? Bukas, online din naman ako, pwede nyo kay message para if ever na may problema, may mga kagrupo kayo na hindi nakikiparticipate or ayaw makilahok sa inyong diskusyon, pwede nyo silang tanggalin. Okay? Lalo sa mga itatalaga kong mga leaders. Okay po? As much as possible, dapat lahat ay makikiparticipate para maging mas maayos ang ating debate. Okay po? So, yun lang. Kung may mga tanong kayo, message nyo na lang ako. Okay, thank you!